Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 18. Sa pamamagitan ng naisin ng isang tao na humiwalay ang kanyang sarili, ay umahanap at nakikihalubilo sa lahat ng karunungan. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pagkaunawa, kundi ang kanyang puso ay matuklasan ang kanyang sarili. Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din ang paghamak, at kasama ng kahihiyan ang kakutsaan. Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig, at ang bukal ng karunungan ay parang umaagos na batis. Hindi mabuting tanggapin ang pagkatao ng masama upang ibagsak ang matuwid sa kahatulan. Ang mga labi ng mangmang ay pumapasok sa pagtatalo, at ang kanyang bibig ay tumatawag ng mga hampas. Ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan, at ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Ang mga salita ng madaldal ay parang mga sugat, at bumababa sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Siya rin naman na tamad sa kanyang gawain ay kapatid niya ang malaking mga aksaya. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tore, tinatakbuhan ng matuwid at siya ay ligtas. Ang kayamanan ng mayaman ay ang kanyang matibay na bayan at gaya ng isang mataas na kuta sa kanyang sariling pagpapalagay. Bago ang pagkawasak, ang puso ng tao ay mayabang, at bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. Ang sumasagot ng isang bagay bago niya ito marinig, kamangmangan at kahihiyan ito sa kanya. Ang espiritu ng isang tao ay umaalalay sa kanyang kahinaan, ngunit ang isang sugatang espiritu ay sinong makatitiis. Ang puso ng masinop ay tumatanggap ng kaalaman, at ang tenga ng pantas ay naghahanap ng kaalaman. Ang regalo ng isang tao ay nagbibigay ng puwang sa kanya, at tinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. Siya na una sa kanyang sariling kapakanan ay tila matuwid, ngunit tumarating ang kanyang kapitbahay at sinisiyasat siya. Ang palabunutan ay nagpapatigil ng mga pagtatalo at tagahati sa pagitan ng makapangyarihan. Ang kapatid na nasaktan ay lalong mahirap makuha kaysa isang matibay na bayan, at ang kanilang mga pagtatalo ay parang mga baras ng isang kastilyo. Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig, at sa bunga ng kanyang mga labi ay mabubusog siya. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at silang nagsisiibig nito ay kakain ng bunga niya. Sino mang nakasumpong ng asawa ay nakasusumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ang dukha ay gumagamit ng mga pakiusap, ngunit ang mayaman ay sumasagot ng may kagaspangan. Ang isang tao na may kaibigan ay dapat magpakita ng kanyang sarili na pala kaibigan at may isang kaibigan na lalong malapit kaysa isang kapatid.